Nandito na naman tayo, guys, no? Ano na tayo? Nakaabot na tayo sa 46. So, pasalamat tayo kay God na binigyan tayo ng lakas at kaalaman at bastong talino na kung saan ito ay ating nabasa at naunawaan. So, napakaganda talaga ng story ni Jose, na anak ni Jacob. So, dito guys, natin makikita na kahit gaano pang mga pagsubok yung dumating sa buhay ni Jose, ay may mga paraan yung Diyos at sinamahan pa siya. So, gaya din natin, kahit may mga problema or pagsubok tayong nararanasan sa ating buhay, that is good news, guys, kasi nagpapahiwatig lang yan sa atin na nandyan yung Diyos kasama natin. Kaya tumawag lang tayo sa Kanya at immediate nandyan siya sa atin. Kayang-kaya natin ito basta kasama siya. Huwag lang tayong bumitiw sa mga problema na yan. Kasi guys, yung mga problema na dumarating sa atin, pinahintulutan niya ng Panginoon na ibigay sa atin yan. Actually, yung nagbibigay ng problema, hindi naman talaga si God. Galing yan kay Satan. Kaso, pahalintulutan yan tulad ng buhay ni Jacob. Kaya, lahat ng mga pagsubok, lahat na mayroon tayo ay kaya natin yan. Basta kasama natin yung Diyos at huwag tayong bibitaw. Huwag nating hayaan na pumasok si Satan sa ating buhay. Kasi yung mga problema ay parang bisita lang yan. Dadaan lang sa iyong buhay at hindi yan mag-stay. May mga solusyon si God at alam ni God na kayang-kaya natin yan lagpasan. So, always trust God with all your heart and prayer natin si God kahit anuman ang mangyari. Then, dito na tayo guys sa Genesis chapter 46 verse 1 hanggang sa Hamakin nyo guys, kung hindi tayo nagbabasa, hindi tayo nakaabot sa ganitong chapter. So, this is good news for us. So, yung pamagat nito ay pumunta si Jacob sa Ehipto. Umalis si Jacob papuntang Ehipto kasama ang sambahayan niya na dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating niya sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, kipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya, "Ako ang Diyos na siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot. Pumunta ka sa Ehipto dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa pagpunta sa Ehipto at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, nandiyan si Jose sa iyong tabi." Pinasakay ni Jacob ang mga anak niya sa karwahing ibinigay ng Faraon para sa kanya. Pinasakay din niya ang mga asawa't anak nila at lumipat sila mula sa Beersheba. Dinala nila ang mga hayop at mga ari-arian, ariang naipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at ang mga apo. Ito ang mga pangalan ng mga Israelitang pumunta sa Ehipto. Si Jacob ang panganay niyang anak na si Reuben. Ang mga anak ni Reuben sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Si Simeon ang mga anak niya sina Jemuel, Hamin, Uhad, Hakin, Zohar at si Shaul na anak ng isang Kananeya.
Si Levi ang mga anak niya, sina Gershon, Kuhat, at Merami. Si Joda ang mga anak niya, sina Er, Unan, Shela, Perez, at Zira. Pero Er at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Perez, sina Izron at Hamul. Ang mga ito kasama rin sa Ehipto. Si Issachar at ang mga anak niya, sina Tola, Pau, Aiwob at Sharum. Si Zebulon at ang mga anak niya, sina Zered, Ilon at Halil. Sila ang 33. Sila ang 33 na anak at apo ni Jacob kay Leah na ipinanganak sa Padan Aram. Hindi kabilang ang anak niyang babae na si Dina. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Gad at ang mga anak niya sina Zivon, Hagi, Shoni, Esbon, Iri, Arudi at Arili. Si Asher at ang mga anak niyang sina Emma, Emna, Ishba, Ishvi, at Beteria. Ang kapatid nilang babae, sina Zira. Ang mga anak ni Bereya, sina Heber at Malkil. Sila ang 16 na anak at apo ni Jacob kay Zalfa. Ang alipin ay binigay ni Laban kay Leia. Ang mga anak ni Jacob, sina Raquel, ni kay Raquel, si Jose at ang mga anak ni Jose, kay Asinat na ipinanganak sa Ehipto ay sina Manis at Ephren. Si Asinat ay anak sa Potifera na pari sa lungsod ng On. Ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ihi, Ross, Mopen, Hupen, at Ard. Sila ang 14 na anak at apo ni Jacob kay Raquel. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Dan, ang anak niyang si Hashim. Si Naphtali ang mga anak niya, sina Jazel, Goni, Hezer at Shilim. Sila ang 7 anak at apo ni Jacob kay Belha, ang anlipin na ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang bilang lahat ng apo bilang dito ang mga asawa sa kanilang mga kasama ang 2 anak ni Manasseh na pinanganak. 70 ang kabuuang sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto nang hindi sila pa sila nakakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Joda na maunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Goshen. Nang dumating si Jacob sa Goshen, sumakay si Jose sa karwahe niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang nakita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ngayon handa na akong mamatay dahil nakita na
kita ng buhay, sinabi ni Jose sa mga kapatid niya at buong sambahayan ng kanyang ama. Aalis ako at sasabihin ko sa Faraon na narito ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama at nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin ang kanyang pagpapastol kayo na ang mga hayop at dinala ninyo ang mga hayop ninyo at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag ipinatawag niya kayo at itinanong kung ano ang trabaho ninyo, sabihin ninyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, para patirahin niya kayo sa Gushim, sapagkat nasusuklam ang mga Egyptyo sa mga nagpapastol ng hayop. Kapag ipinatawag at itanong kayo anong trabaho ninyo, sabihin ninyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula pagkabata, katulad ng mga magulang ninyo, para patirahin niya kayo sa Gushim, sapagkat nasusuklam ang mga Egyptyo sa mga nagpapastol ng hayop. So hanggang dito mo lang tayo, guys, at dito natin napatunayan na kahit matanda na si Jacob, talagang pinagpala pa rin yung anak niyang si Jose at nagkita pa rin sila. So, dito natin, guys, talaga napatunayan na ang lahat ng nangyayari sa papel ni Jose ay may mga purpose siya. At ganun din tayo sa ating buhay. Kaya tayo nabuhay ng ganito kasi may mga purpose din tayo sa buhay. At yun yung dapat ibalik natin kay God, ay yung sumunod sa mga kagustuhan niya. Huwag tayong sumunod sa ating mga kagustuhan. Huwag nating gamitin yung mga talino ng laman ng katalinuhan, kundi yung gamitin natin ay yung banal na talino na galing sa Diyos. Huwag nating pairalin yung ating kayabangan kasi tayo ay mga mayayabang. Mayayabang. Kaya nga tayo binigyan ng Bible para magbasa, para malaman natin yung katotohanan at tungkol sa Diyos, kung gaano kabuti yung Panginoon mula noon hanggang ngayon sa atin. Kaya manatili tayo sa Diyos kahit makasalanan tayo, patuloy tayo na lalapit sa Kanya at tumawag sa Kanya. Alam natin na ang Diyos ay talagang maunawain, mahabagin. At alam ko na mahal niya tayo at handa siya na tanggapin tayo. Kaya nga siya nagpakamatay sa krus dahil sa kasalanan natin. Kaya huwag tayong magkalimot na tumawag sa Kanya. Kasi yung Diyos ay talagang nag-iisang Diyos at makapangyarihang Diyos. Hari sa lahat ng mga hari at wala ng iba. Kundi yun lang aking masasabi. At thanks God kasi ikaw yung nagahari sa aking puso. Lahat ng ito ay binabalik ko sa iyo, Panginoon, at maraming salamat. In Jesus' name, Amen.